Good day, class. For today's video, I will show you our polygraph instrument. So this is our polygraph instrument, okay, provided by our school. So this is analog type of polygraph instrument. So bakit natin sinabing analog type siya? Kasi it uses chart paper. So ito yung hawak ko. Ito yung chart paper na naka-rolyo. And then, ink. Meron siyang ink. So mamaya, papakita natin kung ano ba yung ink na yon, or for what purpose yung mga ink na yon. Same time, meron din siyang naka-attach na stylus pen. So ayun yung little needle na nagsusulat while conducting polygraph examinations. So this polygraph is a device or procedure that measure or record the physiological indicators such as heartbeat, pulse, respiration, and skin conductivity of a person while being asked and answer a series of questions. So, yun po si polygraph instrument. So, analog type of polygraph instrument to, class. Okay. Meron tayong ibang klaseng polygraph instrument, which is computerized polygraph instrument. So digital yon, mas upgraded, mas modern na instrument. So ito yung dati, makaluma. So until now, may mga gumagamit pa rin ito. Analog siya, portable na rin siya. At the same time, mas madali siyang dalhin. Hand carry lang siya, class. No? Mayuugnay natin siya para siyang attach piece. So ayun yung ating polygraph instrument. So, paano ba i-open yung ating polygraph instrument? So, ganito lang yan, class. Meron siya ditong lock. Papakita nyo. No? I-open nyo lang siya ng sabay. Automatically, mag-o-open na siya. Then, so, ayan yung magiging itsura ng ating polygraph instrument. So, take note, class. Habang binubuksan natin yung ating polygraph instrument, dapat nasa ibabaw itong components. Okay? And then the built-in accessories, so yung may mga maliliit na naka-attach dyan, dapat nasa ilalim para mas madali natin siyang mabuksan. So sir, paano naman po pag nagkabaliktad? So ganito yan, class. Pag nagkabaliktad, so ibaliktad natin. So paano naman sir kung nagkabaliktad ng bukas? Hindi po siya mag-o-open. So, yun lang po yung pakatandaan natin. Pag baliktad, hindi siya mag-open. Pag nasa ilalim yung components of polygraph instrument, then nasa ibabaw yung mga built-in accessories, hindi talaga siya mag-open. So, dapat tandaan natin na nasa ilalim yung mga built-in accessories, then nasa ibabaw yung mga components of polygraph instrument. So, baliktad natin. So, ito na po yung tama. So, pag inuwi natin yan, madali na lang siyang mabubuksan. Okay? So, ayan siya. So, itong polygraph instrument na to, class, this is Diplomat 1 Lafayette 2007 model. So, ito po yung pinaka-model or brief description about analog type of polygraph instrument na meron tayo ngayon dito sa school. So, ayan po ang magiging itsura niya. So, pwede naman siyang tanggalin. Pwede mo naman siyang itutu. So, ito yung mga nandito naka-attach, class, yung mga major components of polygraph instrument. So, ayan yung tatalakayin din natin para mas maging aware tayo all about instrument, all about polygraph instrument. So, ano-ano ba yung components ni polygraph? So, meron siyang four major components na dapat natin pakakatandaan. No, ano ba ito? Una, napanggit nga natin kanina, it records and measures the physiological indicators such as heartbeat or blood pressure. So, yung ginagamit natin for blood pressure, to measure and record blood pressure is one of the component or known as cardiospirograph.
So, sa cardiostimograph, so, meron ditong open and lock glass. Kung mapapansin nyo, bago natin siya buksan, meron siya dito para siyang pin. No? May nakalagay naman dyan, open and lock. So, iaangat lang natin siya. Okay. So, pag in-open natin, pin-rest natin pataas, automatically, mag-o-open na yung nakalock. Kasi nandito po nakalagay glass yung ating cardiostimograph, which is one of the component of polygraph instrument. So, bago natin talakayin, bago natin ipakita yung mga components na yan, panggitin muna natin, ano-ano ba, sir, yung mga major components sa polygraph instrument. Okay, una, the pneumograph. So, si pneumograph, so alam naman natin from the word pneumograph, okay, it records the respiratory rate of the subject. So, ibig sabihin, may kinalaman to class sa ating paghinga. Then, pangalawang components, which is cardiospimograph. So, from the word cardio, ibig sabihin, may kinalaman to sa ating puso. May kinalaman to sa pagpintig or pagtibok ng ating puso or heartbeat. Cardiospimograph, it records the heartbeat and blood pressure of the subject. Okay? And then the third components polygraph instrument is the galvanograph. Okay? Galvanograph, it records the perspiration produced by the subject. Ibig sabihin, meron diyang sweating. May pagpapawis, class. Okay? Then the last component of polygraph instrument is the chemograph. So, si chemograph, class, hindi na siya ina-attach sa ating katawan. Hindi na siya ina-attach sa katawan ng subject. Saan siya naka-attach? Naka-attach na po siya dito kay polygraph instrument. So, si chemograph, class, eto na yan. Okay? Mas madali siyang malaman, si chemograph, eto na yan, yung chart paper. Okay? Chart paper, same time, meron na siyang ink and paper system. Sabihin, meron na pong ink, yung apat na to. Okay? May ink and stylus pen. So, ito yung stylus pen. Okay? Habang nagka-undergo, nagtatanong ng mga polygraph examinations, automatically, nagkakaroon ng tinta to, no? Na nagkakaroon ng pagsulat. Okay? To record and measure the physiological changes. So, ano na yung tatlo? Yung tatlo naman, class, yung tatlong components of polygraph instrument, ito naman yung detachable parts of polygraph instrument. Ito yung ina-attach sa katawan ng isang tao. Okay? Sa katawan ng isang subject. So, isa-isahin natin. Okay? Ulitin ko ulit, the four major components of polygraph instrument are pneumograph, it records the respiratory rate of the subject. The second one is the cardiospimograph. It records the blood pressure and heartbeat of the subject. And the third one is the galvanograph. Okay? It records the perspiration produced by the subject by means of sweating o pagpapawis. So, yung tatlong components na yan, class, ito yung ina-attach sa katawan ng subject while conducting polygraph examinations. So, the last component is the chemograph. So, si chemograph, automatically naka-attach na siya, class. Nandito na siya mismo kay polygraph instrument. So, ito yung chart paper natin. Chart paper, same time merong ink and stylus pen na nagre-record ng physiological changes from that three components. Okay? So, ayun yun. So, ano ba, class, nasaan ba yung si cardiospimograph, si pneumograph, and then si galvanograph? So, dito natin siya makikita. Okay? From the bottom of that instrument. So, yung nabanggit natin kanina. Inopen na natin siya kasi kanina nakalock siya. So, ayan. Madali natin siyang makukuha. Okay. Ipakita muna natin, class, no, yung attached dito sa ating instrument, which is the chemograph, para mas hindi tayo malito.
So si chemograph, napanggit ko nga kanina, ito na siya mismo. No, ito na yan, yung chart paper. Chart paper na mayroong stylus pen. So ito yung nagmamarka, sumusulat dito sa ating paper. Same time, meron na rin siyang ink. Kaya mapapansin nyo, kung mapapanood nyo sa mga video, may mga pag-guhit-guhit na ganyan. So sa mga susunod na video na natin, i-discuss kung paano ba ma-interpret yung result ng mga recorded ng ating chemograph, ng ating polygraph instrument. So for the meantime, pag-aaralan muna natin yung all about polygraph instrument. So ayun si chemograph class. Andito na lang siya mismo sa ating instrument. The paper chart drive. Okay, it uses ink. It uses paper. Same time, stylus pen to record the physiological changes. So si chemograph. Yeah. So yung tatlong detachable parts, components of polygraph instrument versus the pneumograph. So si pneumograph, sabi nga kanina, nabanggit ko kanina, it records the respiratory rate of the subject. So ibig sabihin, sa paghihinga ng isang tao. So ito na siya, class. Dito natin siya makikita, usually sa gitna. Kung Lafayette 2007 model siya, sa gitna natin makikita si pneumograph detachable parts. So, si pneumograph components, mayroon siyang detachable parts kung saan mayroon siyang dalawang tube. Okay. Sir, para saan po yung dalawang tube na yan? Okay, napanggit natin kanina para may kinalaman ito sa kanina. So, si pneumograph, may dalawa siyang tube. Okay. The first tube is placed in our chest. Ibig sabihin, nilalagay siya sa ating dibdib glass. Hindi ko muna iyan. Sa susunod na video ko na lang ipapakita kung paano siya i-attach. So, ito, para siya sa ating chest. Nakapaikot siya sa chest. Mayroon siyang bead. Ito yung nagiging panukat. Kahit mataba man yan, payat man yan, masusukat siya. No, makakapaikot siya. So, i-demonstrate lang natin ang launan dali yan. So, magiging ganyan ang itsura niya. No, mayroon siyang bead. So, ito yung magiging panukat. Nilalagay siya dito sa ating chest. So, ito yung isa sa tube ng pneumograph instrument. Okay? Pneumograph detachable parts. The first tube is placed in our chest. And then the second tube, so pneumograph pa rin tayo plus, is placed around our abdomen. So, ibig sabihin, si Chano. So, ayun yan. I-place mo lang siya sa ito sa dibdib ko, plus. Taas natin. Ayan. Lower abdomen. O sa medyan natin, class. May bid ulit siya. Kaya kahit na mataba ka, mapayat ka, kakas siya. Sukat siya. Okay? Ano naman siya? Stretchable. No, mapapansin na yung tube na to, itong rubber. Stretchable naman siya. At same time, mayroon tayong mahabang bid na nagiging lock. Nagiging panukat kung gaano man kalaki yung isang tao. So, ito yung class. So, ganyan yung magiging itsura ni pneumograph. So, sa susunod na video, ipapakita na natin kung paano siya i-attach sa mismong subject. Okay, pinakita lang natin siya para kahit pa paano, makita natin kung paano ano yung purpose ni ng tube na to. Ang dalawang tube ng ating pneumograph instrument, pneumograph components. So, ayun yan. It records the respiratory rate of the subject. So, kasi kung mapapansin natin, no, kung ang isang tao nagsisinungaling, nagkakaroon ng irregularity o abnormal sa kanyang paggalaw, kanyang paghinga. So, tapos sasabayan pa natin yan ng set of questions niya sagutin. So, mas nagkakaroon tayo ng reference para mas matitermine natin kung nasisinungaling pa talaga yung isang tao. So, yan, dalawang tube.
The first tube is placed in our chest. The second tube is placed in our abdomen. So, ayun yan. Pneumograph yan class. Then, the second components of a polygraph instrument is the cardio, is pulmograph. So, sinabi natin kanina, si cardio, may kinalaman to sa ating puso, no? Kaya sinabing cardio. So, cardio stimograph, it records the blood pressure of the subject. Kung mapapansin nyo, meron tayo dito, tawag natin dito, blood pressure cuff. Yung parang sa mga nursing, o sa mga nurse, sa mga doctor na ginagamit, parang may yahawig natin siya, may iugnay natin siya doon. Blood pressure cuff. Ito yung magiging itsura niya, class. Okay. Blood pressure cuff. Saan ito nilalagay? Dito sa ating braso. Bahala na kayo kung saan nilalagay. Sa kaliwa or sa kanan. Cardio stimograph. So, meron din tong pump, no? Kasama ni cardio stimograph plus. So, ito yan. Sa susunod na video na lang natin ipapakita yung kung paano i-attach itong mga tube na to sa mismong built-in accessories ng ating polygraph instrument. So, for the meantime, maging aware muna tayo, makita muna natin kung ano ba yung itsura ng ating mga major components of polygraph instrument. So, magkasama to class. Now, si blood pressure cuff, lakit napansin nyo na, si blood pressure cuff and then yung ating pang-pump. Okay, it records the blood pressure of the subject. Kasi kung papansin natin no, sa sense of lying, pag ang isang tao ay nagsisinungaling, may malaki yung possibility class. No, nagkakaroon ng irregularity, abnormality sa kanyang paggalaw, sa kanyang paghinga, sa pagpintig ng kanyang puso. Ha? So, yun yan. Nagiging reference siya. Tapos, sasabayan pa ng series of questions. Kaya, nagkakaroon tayo ng reference to determine kung nagsasabi ba talaga siya ng totoo or nagsisinungaling. So, yun yan. And then, the last components na ating i-illustrate, ipapakita sa video na to, is the galvanograph. Okay. So, si galvanograph plus, meron din siyang detachable parts. So, ito yan. Galvanograph. So, si galvanograph, nabanggit natin kanina, it records the perspiration rate of the subject. Okay, sabi natin perspiration. So, ibig sabihin, may sweating. No? May pagpapawis class. O, yan. So, ito yung itsura ng ating galvanometer. Galvanometer ang tawag natin dito class, yung detachable parts of the galvanograph. Galvanometer, at the same time, meron siyang finger electrodes. So, ito yung tinatawag natin finger electrodes. O, dalawa yan class. Yung isa, nilalagay dito sa index finger. Yan, papaikot. Then, yung isa is placed. Index finger, and then yung isa, place in our index finger. Okay. So, ayan yung magiging itsura niya pag kinabit natin no? Sa susunod na video na lang plus. Bakit magkaiwalay? So, dapat tandaan natin in between index finger and ring finger. Okay. Take note plus, pag kinabit natin si galvanometer, dapat kung nasaan nakalagay yung ating blood pressure cuff, andun din dapat natin ilalagay si finger electrodes. So, ayun yan. So, ayun yung detachable parts of our galvanograph components. The finger electrodes. First is placed in our index finger and the second one is placed in our ring finger. So, take note class,
nilalagay siya sa mismong fingertip. No, hindi mo siya po pwedeng ilagay sa middle o dito, dapat nasa fingertip siya. Kasi kung maaalala natin, it records the perspiration of the subject, o yung pagpapawis. Yan. So in class ay yung four major components of our polygraph instrument, at the same time the detachable parts of every components. So next video, doon na natin ipapakita kung paano ikabit itong mga detachable parts of polygraph instrument. So yun lang. Meron naman siya mga tube na pwedeng pagkabitan dito sa ating polygraph instrument para gumana itong mismo instrument. So ito, para naman to sa electricity, no? Para magkaroon ng source of electricity yung ating polygraph instrument para gumana. So yung mga built-in accessories class sa mga susunod na video na lang natin niya pag-aaralan. So yung mga dapat lang natin masaalang-alang for today's video is yung four major components of polygraph instrument and the model and all about polygraph instrument. Okay. So yun lang. Thank you and God bless.